Okay, magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po, AP teachers. Magandang hapon po, Sir Noel. Mag-start na po ako. I-present po sa inyo ngayong hapon about po sa project ng Historical Club for this school year, ang Project Help. Ang Project Help po, ang ibig sabihin po ng help, Historical helps eliminate learning problems. Okay, last year po, itong Project Help, nasimulan na po namin ito. Nag-launch din po kami nito nung last year, nung face-to-face pa po tayo. Kaso nga lang po, ang naging problema po namin is hindi namin na-sustain. Second to third quarter lang po. Pero nung fourth quarter, hindi po namin na-sustain na maging successful sana yung project namin. Kaya at least, this year, nilaunch po namin uli si Project Help. Then, meron po mga changes po kami na ginawa ni Storeco po, kasama ko po yung officers namin. Then, under po ng supervision po ni Sir Noel, kapag po meron po kaming nais itanong sa kanya about sa project na to, kinoconsult po namin siya. Then, Sir Randy, next po slide po. Before po ako mag-start, i-represent ko muna po sa inyo ang Historeco Club officers po. Ang president po ng Historeco Club, si Kim Joshua Diendo, grade 10 student din po siya. Next po, ang aking pong vice president po, si Bernice Erica Pagulayan, grade 10 student din po siya. Next po, sir. Then, secretary ko po, si Elvis Parago, grade 10 din po siya. Next po. Ang aking treasurer po, si Mary Ann Edorice, grade 10 student din po siya. And auditor ko po si Hector Casue, grade 10 din po siya. Next po, sir. PIO po si Jessica Panerio, grade 10 student din po. Then, the club advisor po, ako po yun, Jonelyn P. Obias. Then, under the supervision po ni Sir Noel, ating department head. Next po, sir. Salamat po. Okay. Ang objectives po ng Historeco Project Help po for this school year po na nang nilaunch po namin, meron po kaming three main objectives po na isinali po para sa Project Help, na kung saan nais po namin sanang tulungan yung mga students, selected students of the Sampaguitay School sa pag-aaral po ng asignaturang Araling Panlipunan. Lalong-lalo na po, di ba tayo ngayon sa new normal, papansinin natin kung dati sa face-to-face classes po natin, marami na po talaga ang students na medyo hindi umaabot o tumutungtong ang kanilang marka sa 75. Minsan nga kung ano, talagang line of six pa. Kadalasan po ang nagiging problema ng ibang students, ayaw nila makipag-cooperate. Minsan hindi na sila pumapasok. Ito para ito yung mga students na nasa bottom line. Then, inisipan po namin ni Historeco kung paano po namin marireach out yung mga students po yun, kung paano po kami makakatulong sa aming simpleng pangamaraan. Kaya inisipan po namin na mag-upload or magawa po, tawag ito, mag-upload po ng mga iba't ibang instructional or learning materials po online po via messenger or via messenger group chat po na create po ng Historeco by grade level po. Next po, Sir Randy. Then, about po doon sa may first objective po namin, ito po yung content po kung paano po ang mangyayari. Meron po kaming araw na ina-upload po namin yung instructional and learning materials via group chat messenger po per grade level. Yung Historeco officers po, may task po sila na kung saan po sila po ay nag-create ng group chat. Kasi parang hirap po naman ngayong new normal na yung mga students na nasa bottom line na paano namin mabibigyan ng tulong kung hindi naman po face-to-face. Kaya gayon po, di ba, ang group chat or ang messenger po is yung sa tingin namin pinakamadaling paraan or pinakamabilis na paraan na mas maaabot po namin yung mga bata. Kasi kadalasan halos lahat po ng estudyante ay meron po silang messenger, meron din po silang Facebook. Every Monday po morning, yung pong mga ginawa po ng Historeco, senior po ng ibang AP teachers po na instructional or learning materials po, ina-upload po namin sa group chat nila by grade level. Then po meron po kami tinatawag na monitoring or kamustahan day. Sa GC din po nilang create namin. Every Friday po yun afternoon.
naisip ko kasi, last year po kasi, ang ginagawa po namin dito is meron pong ina-assign na historical officers na nagtuturo po sa kanila. Pero ngayon po, binago po namin yun. Hindi na po yung parang normal na magkakanda kami ng another Google Meet para po sa kanila. Kasi naisip po namin, kadalasan po ng students nakasali po dito na mga hinahabol-habol or hinahanap-hanap ng mga subject teachers, ito yung kadalasan mga students na hindi po sila nag-a-attend ng online class or hindi po sila active. Kaya parang naisip po ng historeko para hindi po parang maging burden ulit po sa kanilang isipan, ay nako, magkakaroon pala uli ng ano klase pag Biyernes. Dito pag Friday po is, ano na tawag nito, half day lang po, HG lang po yun. Tapos yung paghapon, wala po nang pasok ng mga bata or wala na silang subject na kailangan pampasukan. Kaya naisip po ng history ko na ganito na lang po, sa group chat na lang po, para yung mga recorded lessons na ginawa po ng history ko, then sinishare po din, lalong-lalo na po na sa grade 9 po, sa Sir Radin, nag-share din po, then yung other teachers po, pwede po nilang matingnan o ma-retrieve po anytime. Kung halimbawa, para hindi na po sila magbibigay ng dahilan, ay wala po kaming ano, time or internet po na para maka-attend lagi-lagi every Friday. Kung may Google lesson pa kaming, Google meeting na iset para sa lesson nila online. Kaya yun po yung naisip po namin. Kaya ginawa namin po is uploading na lang po. Para anytime, halimbawa makapag-online po sila, pwede po nilang makita. Then yung kamustahan po every Friday po, kinakamusta namin po sila kung ano po ba yung may tutulong po namin. Kung halimbawa may kailangan po ba silang itanong para ilinaw o kalinawan po about po sa mga na-upload po na aming video lesson or learning materials po every Monday morning po yun. Then, group chat din po, hindi rin po namin ino-online pa yung tawang video call na rin po. Kasi ang iba sasabihin, wala na nga po kami pag-online. Kaya nga sa regular class na online class, hindi rin po kami nakaka-attend. Kaya parang chat na lang po, pinakamadaling paraan para po sa isip namin or napag-usapan po namin ni Sir Reco na mare-reach out po namin sila. Next po, Sir Randy. Then, sunod po, to promote camaraderie between the students of Sampaguita High School. Lalong-lalo na po ngayong new normal, siguro hindi nagkikita-kita yung mga students. Parang gusto namin po i-establish po yung magkaroon ng good relationship po between the students po ng Sampaguita High School na magkakaroon po ng pagtutulungan po kahit sa simpleng pamamaraan lamang po ng History Record Club po. Next po, Sir Randy. Okay po. Ang ginawa po namin ni ano na ni Historeco po, nag-create po si Historeco po ng team leaders po na kung saan sila po yung magpa-facilitate po pa bawat grade level po para meron pong leader na magda-direct po sa kanila bawat grade level po sa GC para organisado po. Halimbawa po sa ano grade 7 sa Team Asia si Elvis Paraga po at saka si Mary Ann Edurisi po ang po dito, naka-assign. Sa grade 8 naman po, sa Team World History, si Bernice Pagulayan. Sa grade 9 naman po, sa Team Economics, si Jessica Panerio at saka si Hector Casue. Then sa grade 10 naman po, sa Team Contemporary, yung club president po, si Kim Joshua Kidiendo. Next po, Sir Randy. Then, ang third po objective po, to inculcate the importance of history in our everyday life and to value good study habit. Okay po, dito po sa third objective po namin ni history ko, kasi na-observe po namin, kadalasan, ang naiisip ni student, kaya po sa klase ko tinatanong ko, ano po ba ang first impression nyo ng ano AP? Sasabihin nila, ma'am, wag ka magagalit. Sabi po kasi para nakaka-adop na kasi pinag-uusapan na yung mga history-history. Parang nais po namin baguhin ni Sureho Club ang mukha ng ano, Araling Panlipunan sa perception ng mga estudyante ng Araling Panlipunan po is hindi lang po yung parang i-memorize mo ang year na ganito, na year na ganyan, na parang ma-establish po namin sa students na Sampaguita na high school na ang history po is mayroon din pong importance o kapakinabangan sa buhay nila bilang isang mag-aaral. Kung meron silang merong connection po para po sa everyday life ng mga students. Then po, para po ma-establish din po yung good study habit po ng bawat students. Next po, Sir Randy.
Okay po. Now, the next part po is suggested po ni ang iba, yung second part po nito, sinuggest po ito ni Ma'am Celestino po na kung saan po inadapt po ni Mr. Reco kasi maganda po yung suggestion niya. Na kung saan po para po ma-motivate, ma-encourage po yung ibang bata na sabihin na, "Oy, ano naman ngayon kung kakasali kami sa project help na yan, ano ba mapapala?" Kasi yung ibang bata is parang minsan at first hindi nila na-absorb kung ano po ba talaga yung main goal, kung ano po ba ang kapakinabangan nito sa kanila. Para po ma-motivate, ma-encourage po ang iban, lalong-lalo na yung ayaw talaga makipag-coordinate, meron pong recognition day. Every end of the quarter po, tulad po ngayon second quarter, pa-end na po tayo, na kung saan i-awardan po na, o bibigyan po ng award, ng certificate of recognition po, ng Historeco Club, ang most improved students, na kung saan nabanggit po na rin po ito, doon po sa orientation po namin. Paano po ba ang sistema niyan, Ma'am Obias? Na kung saan po dito, di ba po, may may listahan o master list po kayo ibinigay po sa akin ng name of the students na isinali po dito. Then, i-compare po namin ni Soreco yung grade po ng bata from the first quarter to second quarter kung meron po bang kahit konti man lang or one point man lang bang improvement na nangyari man lang to assess naging successful po ba ang project ng Historeco Club, kung nakatulong po ba, na kung saan sa this second quarter po na parang di ba first time po namin na i-launch na ganito na hindi tayo face to face, parang assessment po itong part na to kung ano po ba ang need po namin gawing improvement, na kung saan po open po kami sa suggestion po ng AP teachers, na sa tingin po namin o sa tingin po ninyo na pwede po makatulong, mas padali po, mas paganda po ang project help ni Soreco. Then suggested by Ma'am Celestino na kung saan i-recognize din po yung mga parents po ng mga most improved students para din po, kumbaga, tulong-tulong po tayo mga teachers, then the parents, para po ma-motivate po yung mga bata. Kasi kung halimbawa po, di ba, yung mga magulang nare-recognize din po sila sa effort po nilang ginagawa para po sa anak nila, eh mas maganda po yung kung mare-recognize din po sila. One way of motivation din po para yung other parents ay hindi rin po tama rin para supportahan po yung kanilang mga anak. Mangyayari, mag-set po kami ng day, Friday din po siguro yan, na para po sa araw, kapag bibigyan po sila ng certificate of recognition, magpapaset din po uli ako ng parang Google meeting din po uli, kasali po yung mga bata at saka mga magulang, 80 teachers para po sa recognition day nila online din po. Next po, Sir Randy. Okay po, dyan na po natatapos po yung about po sa presentation ko po ng Project Help ng Historeco Club. Mayroon po ba kayong nais itanong or linawin, or kung mayroon po kayong suggestion po para po sa mas ikakaganda po ng ating project, open po tayo magtanong or mag-suggest po. Mayroon po bang may tanong? Sir Randy po, nakataas po ang mic, sir. Yes, yes po, yes po, Ma'am Obias. This March po, inassign ko po yung may mga selected students po ako na pinakreate na content para po sa Project Help po. A webinar po ito through Facebook Live. Hihingi po ako ng permission na yung isha-share po ng link. Yung, di ba po may page po? Isha-share po yung link doon sa Historeco page po on March 15 po. Ang content po nito is helping students via Google Class. So, magtuturo po sila ng Google Classroom, Google Form, Google Drive, paano gagamitin ng Google Docs, and anything about Google package po. Ituturo po ng ating mga selected students. So, pasok po siya sa digital peer tutoring po ninyo. So, makikiusap lang po ako as part po ng AP department ng team project leader po na i-share po yung link sa Historeco page po. Okay po, sir. Maraming salamat. Malaking tulong po yun, sir, para mas lalo po silang na-orient po kung ano po ang tamang gagawin nila. Okay po, sir. Thank you po. Sige po, noted po. Meron po bang tanong? Kung medyo po choppy-choppy, pasensya na po kasi may na po yung internet ko. Sige po, Ma'am Kim. Good afternoon po. Ma'am, magtatanong lang po ako regarding po if ever na kung pwede po kaming makakuha as subject teachers po ng attendance po ng mga bata na umaattend po doon sa Project Help. Kasi po, for us to notice or para maging aware din kami kung may improvement po ba yung bata sa subject natin
or wala po. Okay. Kasi po, okay, diba, sige, ang po. Lahat po na nandun is yung mga talagang field. Opo. Sige, ma'am, yun lang po. Salamat. Okay, sige po. Noted po, ma'am, team. Ikipan ko po yung mga team leaders ko po na yung attendance po yung Friday po. Sige po, ma'am, team. Sige po, salamat. Meron po bang ibang tanong po? Ma'am Cipriano, ma'am Sip. Sige po. Ma'am Sip. Ma'am Sip, nagtataas po kayo ng kamay. Ah, baka napindot pa lang ni, baka napindot lang ni Ma'am Sip. Okay po, Sir Randy. Next slide po. Okay po. Diyan po nagtatapos po ang presentation po about sa Project Help ng Historeho Club. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Thank you po, Sir R. Maraming salamat po, Ma'am Obias, for that wonderful sharing of presentation regarding the Historeho Project Help. Tawagan po natin ulit. Ang ating pong next speaker is none other than ang Batikan. Pagdating sa kasaysayan ng daigdig, walang iba kundi si Ma'am Jenna Vasquez. Yes, sir. Salamat sa pagiging Batikan. Okay. So, ito po ay ating pong learning action cell na lock po natin. So, bago po ang lahat, syempre, good afternoon po sa inyong lahat. I hope po okay po tayong lahat at hindi pa po tayo nakakatulog, no? So, yan. Pwede rin po tayong mag-snacks ng konti kahit nakikinig. Okay? So I was tasked to discuss the best practices po ng differentiated instruction. So, akala ko, Sir Randy, tama ba? Best practices lang po, ano? Opo. Okay. So, pag sinabi po kasi nating best practices, nabubulol ako. So, best practices is, ito po yung mga nagagawa na po natin po sa ating pong mga klase, lalong-lalo na ngayon sa new normal. So, ito po ang naka-atang sa akin na itok ngayong araw. So, about differentiated instructions kasama po ng aking pong mga ka-co-grade 8. Okay, so... So, bago po tayo mag-start, mag-survey lang po ako, no? So, let's try this. So, halimbawa po na ako po ay nasa, halimbawa po tayo ay nasa online class ngayon, no? So, ako po bilang teacher ninyo ay magkakaroon ng performance task. Meron ako ipapagawa sa inyo na gawain ito. Tulad ng nasa slides po natin, halimbawa po kayo ang aking mga estudyante. So, bilang isang mamamayan daw ng ating bansa, maaari kang maging isang mabuting influencer sa ibang kabataan upang ipalaganap ang programa o proyekto ng ating pamahalaan na susuporta upang hindi lumaganap o tuluyang mapigilan ang COVID-19 sa inyong pamayanan. So, maaaring gawin ito sa pamamagitan ng isang multimedia advocacy campaign sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan. So, kapag narinig po ng bata yung sinasabi nating multimedia advocacy campaign, so medyo mabigat para sa kanila yan, ano? Lalo na kung hindi pa masyadong naipapaliwanag ng guro kung ano ba itong tinatawag nating multimedia advocacy campaign. Okay? So halimbawa kayo po ay aking pong mag-aaral. Ihingin ko po yung sagot ninyo kung paano nyo po isasagawa itong performance task na to kung kayo po ay bibigyan ko ng mga pagpipilian katulad ng paglikha ng infomercial, campaign jingle, TikTok, vlog, paggawa ng poster, slogan, advocacy shirt, at ipopost daw ito sa inyong Facebook account or ipasa sa group chat ng inyong pinabibilangan. O halimbawa po kayo po ay aking pong mag-aaral. Ano po dyan ang pipiliin nyo para po magawa ninyo yung performance task po na aking pong ibibigay? May I hear Ma'am Celestino po muna sa grade 7? Ma'am, kung ikaw po yung gagawa niyan bilang mag-aaral, ano po ang pipiliin mo po dyan? Siyempre po yung kakayahan ko bilang ako. Isang answer lang, ma'am. Dyan lang, kung TikTok. Oo, ang kakayahan ko po kasi ako po yung gagawa. Kakayahan ko po gumawa ng slogan. Okay, thank you, ma'am. How about Ma'am Cipriano po? Ano po ang pipiliin mo dyan? Isang sagot lang po. Mas gusto ko yung TikTok. Okay. How about Ma'am Matamarita? Thank you, Ma'am Cip.
Ma'am C, Mama to birthday. Apo. Yung ano, ma'am, infomercial. Yes, high standards. Siyempre, Commercial. Okay, how about po sa kapwa ko grade 8 sa Ma'am Obias po? Poco eh, campaign jingle. Next, kala mo nga rin kumanta. Campaign jingle. May ano, singerist. Okay, how about po Ma'am Villacote? Ma'am Villacote. Ma'am, nakamute ka. Ma'am, nakamute ka. Lumilindol sa inyo, ma'am. Nakamute si ma'am. Infomercial, ma'am. Yes, okay. So, ano din to? With honors. How about po sa grade 9, sa Randy? Ano po? Advocacy shirt. Yes, painter. How about po si Sir Clint? Sir Clint? Advocacy shirt din po, ma'am. Okay. How about Ma'am Abigail? Si Ma'am Abigail po. Para po kayo sa nakame, slogan na lang po ako. Magpapanood po ako sa jowa ko. Yan, okay. So, benefit yan ang merong magaling na jowa. How about po sa grade 10? Si Ma'am Kim po. Advocacy shirt po. Okay. Si Ma'am Maan. Ma'am Cardenas. Vlog sack pen. Ano na? Ito yung vlog. Vlog, okay. Yeah. How about si Ma'am Hermo? Vlog din po, para nagawa sila, kikita pa sila. Okay, vlog. So, kung kalimbawa kayo ay mag-aaral po, ha, yan po yung pipiliin nyo na gagawin kapag pinagawa po kayo ng performance task. Okay. So, ang tanong po, bakit kaya sa inyong palagay, iba-iba po yung pinili nyong sagot? Bakit kaya iba-iba po yung, ayun, si Ma'am Abigail po? Kasi po, ma'am, iba-iba yes, ma'am. Yung personalidad, iba-iba yung kapasidad natin sa isip, sa talento, at sa gawa. Tama, napakahusay, very good. So, syempre, pipiliin natin, di ba, pinakauna nating sasagot dyan, pipiliin natin yung magiging safe tayo, yung alam natin, kaya natin. Kasi, ang hirap naman kumuha ng isang responsibilidad na pinipilit mong maging maganda yung gagawin mo, pero hindi mo pala kaya. So, kaya, binibigyan tayo, may mga choices tayo kung ano yung pwede nating gawin, okay? So, salamat po sa sumagot. Yan po yung pinaka-objective ng tinatawag po natin na differentiated instructions. So, katulad daw po ng isang mananahe, di ba? Bago niya ipasukat o ipasuot sa kanyang tatahian ng damit. So, syempre, isusukat niya muna yan kung talagang fit ba. And then, kung nag-fit na, syempre, yun na yung pwede niya nang ipasuot yung damit. So, parang ganyan din daw sa differentiated instruction. Dapat fit yung mga ipapagawa natin sa ating pong mga mag-aaral. Alam po natin na nasa, halimbawa, meron tayong student na lower section. Di ba? May face-to-face tayo, may parang ganyan sectioning tayo. Hindi tayo heterophine nun. Di ba? Meron tayong star section, trim section. So, kapag alam natin nasa lower grades, lower sections tayo, hindi tayo magpapagawa ng mga bagay na alam natin walang kakayahan ang ating pong mga bata. So, next. So, nakaano rin po yan sa para ma-meet din po natin yung mga learners' needs. So, alam natin na merong ng mga individual differences ang ating pong mga bata. So, hindi lahat kanya pare-parehas ng level of ability. And then, dapat din po is flexible grouping. So, pag sinabi pong flexible, saba dapat hindi lang siya sa isa naka-focus, dapat kahit saan mo siya i-stretch, kaya ng bata na gawin yung ipinagagawa mo. Kasi nga, meron siyang mga pinagpipilian. Okay? Sa susunod po is yung group by ability level, interest, or intermingled levels of understanding. So, base sa kanyang pag-unawa, magagawa niya yung isang task na ibinigay sa kanya. Dahil nga, bilang guro, is nasukat natin o alam natin yung kakayahan ng ating pong mga mag-aaral. So, bilang isang mga guro ng Araling Panlipunan, alam kong marami po tayong approach na ginagawa. Ito po yung mga masasabi natin na best practices sa ating pong
magsasagawa ng differentiated instructions. Okay. So, unahin natin sa team contemporary na tandaan niyo po nung nakaraan, nagpasagot po ako sa inyo ng form kung saan sinagutan niyo po kung ano po yung sa tingin niyo is best practices po na nagawa ninyo sa inyong mag-aaral, sa inyong klase ngayong second quarter. So, unahin na natin sa grade 10. Kanina sa grade 7 ako nag-start, diba? Para sa team contemporary sa grade 10, so sila yung mga nagtatalakay ng mga economic and global issues, political issues, and everything. And, okay. So, base po sa ating pong mga guro, no particular order na lang po ito, meron po tayong guro na nagsabi na nagkaroon siya ng panghatang gawain na may magkakaibang focus na gawain. Halimbawa, sa isang grupo, mag-uulat gamit ang pecha-kucha. Halimbawa naman, sa isang pangkat, gumawa ng mga video presentation. Okay? So, yan daw yung sa ating pong isang guro sa grade 10, no? At mahusay niya itong naisakatuparan sa part ng banghay-aralin natin sa pamamaraan, yung parang lesson proper. Okay? So, susunod yung nagkaroon ng gawain na may pamagat na inventaryo ng manggagawa kung saan bawat mag-aaral gamit ang kanilang sarili nilang karanasan ay sasagutan ang mga datos o data sa sarili nilang sitwasyon sa pamilya upang tumibay ang isyong palakip sa manggagawa. Okay. So, naigit sa katuparan niya naman po ito sa motivasyon, sa pamamaraan, saka sa pagtataya. Yan. So, isa pa pong sagot ng ating pong grade 10 teachers ay nagbigay siya ng online gawain like group works at mga hindi naman nakapag-online class, ibang gawa. Ito yung tinatawag natin kanina, ano, flexible grouping, ano. So, hindi lahat ng bata is nakakapag-online class. Kaya, dapat meron din po tayong panggawain na binibigay sa mga batang hindi o walang kakayahang mag-attend ng online class. Yan. Para naman po sa ating team economics sa grade 9. So, tumatalakay ang mga supply and demand, wants and needs. Yan, ayan po yung ating mga guro. Kitang-kita nyo naman, nagagwapuhan at nagagandahan. Okay, so para naman sa kanila, paggamit ng Kahoot at iba pang platform, no, sinusubukan ko din ang round table discussion. Yan, no? So, base sa mga sagot ng ating pong mga kaguro, makakakuha tayo ng mga idea. So, naisakatuparan niya to sa pamamaraan tsaka sa pagtataya. Another answer po ng ating pong grade 9 is identifying first yung needs or kakayahan ng bata. And also, if magbibigay ng mas madaling task sa slow learners, dapat kaya pa din ma-meet yung learning goals sa araw na yun. Yun, very good yun. Ang ganda nun. At naisakatuparan niya to sa buong lesson niya. Okay. So, another po yung sagot ng ating pong co-teacher is malinaw na pagbibigay ng panuto. At sa lahat ng nabanggit, maaari niya itong ibigay sa kanyang klase. So, dapat nga naman malinaw ang panuto kasi maaaring maguluhan ng ating pong mga mag-aaral. Okay, para naman po sa team daigdig, okay, sa aking pong mga co-grade 8, kay Ma'am Belinda, Ma'am Obias, yan. Hiring ako dyan, ha? Ano, ma'am? Wala kang picture sa drive, eh. Sorry na. Yan. So, para sa co-teacher naman natin sa grade 8, ginamit ko ang scrapbook bilang bahagi ng talakayan. Dito ko na-relate ang nakaraan sa kasalukuyan. Okay? So, nagamit niya to sa motivasyon tsaka sa pamamaraan. Para naman sa isa pa nating kaguro, pagbibigay ng mga gawain na akma sa kakayahan ng bawat mag-aaral. At sa paraan na madali nila maunawaan at mayroon ding aplikasyon sa pang-araw-araw nilang buhay para may mas higit nilang maunawaan ang aralin at higit sa lahat, maipabatid sa mga mag-aaral na ang araling panlipunan ay isa sa mga asignaturang di dapat kinatatamaran o boring. Subalit ito ay isang pag-aaral ng nakalipas na pero mayroon pa ding kaugnayan sa kasalukuyan at sa hinahanap. Okay, so naisakatuparan niya to sa pamamaraan, no, sa banghay-aralin natin. At syempre, hindi magpapahuli ang Team Asia. Yan yung mga nagagandahan nating guro dyan, no? Ma'am Mataburde, Ma'am Celestino, and Ma'am Ciprian. So sila yung mga guro sa ating Asia, Team Asia. Okay, ayon naman sa kanila,
video presentation. Bilang grade 7 daw, dapat may cartoons pa rin yung, parang halong cartoons pa rin daw yung kanilang mga videos. Pagpapakita ng larawan para matandaan nila, lalo't online class. Alam naman natin yung iba, sanay hindi talaga nakikinig. So, parang catchy, dapat may nakikita silang slides or video. Okay? O, inangkin na ni Ma'am Mata Verde. So, napakahusay ni Ma'am Mata Verde, no? Sa lahat ng parte ng Banghay Arali, nagagamit niya yung differentiated instruction. Okay. So, sunod naman natin sagot ay, sabi niya, sa question and answer, no? Portion. Pagtatanong sa batas noong panahon sa kasalukuyan. So, papasok dito yung mga hot question. At nagamit niya ito sa Banghay Araling niya, sa parte niya ng Banghay Araling, yung motivasyon sa pamamaraan sa pagtataya. At last but not the least, pagbibigay daw ng paliwanag po sa magawain at paglalagay sa PowerPoint presentation ng mga slides, mga larawan at panood ng videos po. At bago po magtapos ang klase sa online, ay tinatanong ko po muna ang students kung may mga katanungan pa ba. Yun po kaya sa tingin ko po ay naisasakatuparan ko naman po ang pagtatuto ng ating mga mag-aaral. Mahalaga talaga na tanungin yung mga mag-aaral, no? Pero minsan may mga klase, no? Ang ingay ng anak. Ayan. So, napakita niya ito sa motivasyon at pamamaraan. Salamat po sa mga pagsagot ninyo sa forms po na aking po pinigay po sa inyo. So, meron lamang ako ipapakita na mga output dun sa tinanong ko sa inyo kanina. So, may mga sumagot sa inyo na vlog, poster, slogan, advocacy, shirt. So, eto naman, bilang mga nasa totoong buhay talaga tayo na pagtuturo natin, so, ito yung mga sagot ng mga bata o yung mga present ng mga bata, sinend nila sa akin tungkol dito sa performance task nila. So, siguro as mga millennial, marami talaga ang interesado dyan sa TikTok. So, yan yung pinaka mas marami na nagpasa na sa akin. Okay? At saka dyan sa slogan. So, yan. So, dahil nga dyan sa pagbibigay natin ng iba't ibang paraan para masagutan nila yung performance task nila, so nakapagpasa sila ng mga output gamit yung kanilang kakayahan. So, tignan ko lang kung i-play. Pag wala pong sounds, ititigil ko na. So, ito po. So, ito po, familiar ko sa inyo si Bakudo, kapatid ni Bakudo to. Mahuli yung sounds. Yan. Ay, tigil na po natin. Parang ang gulo na ito. Ayan. So, yan po yung pinili ko na lang yung
sa tingin ko ay pinaka-the best sa akin. Pero sa section ko lang po yan, sa grade 8 section K, sa advisory class ko lang po yan. Hindi, wala pa dyan yung nasa ibang section. Marami pong magaganda at magagaling at mahuhusay yung mga bata. At ngayon ko lang nakita ang gaganda pala ng mga estudyante, no? Kaso nasa bahay lang sila, hindi natin nakikita. Yan. So, isa pa sa mga ipinasa nila is yung slogan. Yan. So, maganda rin yung mga gawa nila. Tsaka ito. Ito pong pinaka-last. Ito po yung entry natin sa entry ng MAPE sa parang contest nila nung nakaraan. So, inano ulit ng bata. Parang sinend niya ulit. So, nanalo siya sa division ng contest nga lang ng MAPE. Si Baksal. Yan. So, ang pinakaunang tanong ko po dun sa Google form natin is yung ano, ang paggamit ba ng differentiated instructions ay may malaking epekto sa iyong pagtuturo? Of course, ang sagot po nating lahat ay meron. So, 100% po sa lahat po ng nagsagot is meron. Talagang may naitutulong. So, kailangan talaga bilang guro is alam natin yung ability at kakayanan ng mga bata. Ability, kakayanan, parang parehas lang. Okay. So, by that, dyan po nagtatapos ang aking pong presentation. So, maraming salamat po sa pakikinig. Ayan, meron pang binanggit si Sir Randy, no? First place Cluster North 2 and 4 Festival of Talents poster. Yes, sir. Ayan. So, ipinasa niya yan sa akin as performance task and then isinend din niya doon sa contest. So, binigyan ko na lang ng 100. Yun lang yung kaya ko eh. Kaya ko nga sana bigay yung 120 kasi hanggang 100 lang pala. Ayan. So, by that, salamat po. Maraming salamat sa pakikinig. Bye! Sir Randy! Maraming salamat po, Ma'am Jenna, sa isang kakaiba at may diferensya, joke, differentiated. Wala akong maisip, ma'am, pero maraming salamat po sa pag-share ng ideas.